2015 na-meet mo si Norman or 2014? I'm not sure. When did we meet? 2014. I don't count it. Kasi ang narinig kong story niyan is Norman saw you in a magazine. Nagandahan siya sa'yo. Yeah. Pinahanap ka niya. Yes. Kasi parang, hello, nakita mo lang ako sa isang magazine, tapos hahanapin mo pero na naglinger ako. Ka. Yun yung sinasabi ko, you can appreciate beauty from afar, but for a guy to make a way to find the number of that girl na na-appreciate niya yung ganda. Kasi marami namang maganda sa magazine stand. Pero ikaw talaga yung pinahanap niya yung number. Thanks, was it Bambi. Was it weird nung nag-text siya sa'yo? Paano oh, yeah. Ba? Nag-text siya sa akin, mahabang English. I was like, oh my God, paano ko re-replyan tong English na tong pakahaba? Sabi ko, pero ano lang nakuha mo dun sa mahabang English na wala, text niya? Wala, parang I'm invite you to an escort event. Tapos ako, not interested. Yun lang sinabi. Sabi mo? Yeah, kasi ang haba eh. Nasa iyakan moment pa ako sa eksenang yun. Yung parang yung sa squatter area, yung mainit. So parang may nag-text sa akin na mahaba. Ano ba to? Unang tingin ko, naisip ko, nagbebenta ba to ng insurance? Hindi ko pa binasa talaga kasi parang English lahat eh. Tumawag siya sa akin and then it was a foreign number. So akala ko relatives ko sa abroad. So, ay, sino kaya to? Tita ko siguro to. Sagot. Hi, I'm Norman Crisologo. I wanna invite you and invite ko. Ha? Sino kasi kung ganun? So I'm a friend of Ellen, di ba? You got my number from Ellen. Adarna. Yes, Ellen Adarna. And then, yeah, may iba ka pa dapat na kadate that time. Kaso nabagok yung ulo. Ha? Nabagok yung ulo? So, hindi na tuloy. Buti na lang nakabukol. So, oo. Sa'yo natuloy. Oo, okay. So, sabi ko, ano ba to? Second option ako? Pistol to. Ganon. So, hindi ko alam. Giatay to, ha? So, sabi ni Norm, sabi ni Ellen, sige na, pumunta ka na. Ano event yun? Sa Esquire, Norman Art directs photoshoots before. So, si Ellen called me up. Sabi niya, ano kung pinagsasabi mo? You should go there and he'll take care of you. Kung dati, mga ex mo, naging asukarera di mama ka. Ngayon, ikaw na ang princess. Tao ko na tao. For a change. Oh, oh. For a change. Sabi ko na, oh, pwede naman. Sige, punta ako doon. Pagpunta ko doon, I was texting him and then I was texting Ellen and then I couldn't find Ellen and then nagkita kami sa event. Anong initial reaction mo or impression mo sa kanya? Mabait ba siya? No, I was like, presko ba siya? Oh my God, ang social nito, ate, ang English ko nito. So, kada nagsalita siya, ako naman, okay, yeah, nice. Dibisip, still, ano ba itong pinasok ko? Tapos, puro social pa friends niya. Oo. Oh. Tapos parang hindi ako pumupunta ng events, Tony. I don't go out. Mm. I mean, I rarely go out. And then I don't like, you know, dressing up, putting on makeup. I was overdressed pa at that time nung event na yun. Anong sinuot mo? Basta nag-cocktail dress pa ako. Gusto kong masunog. Talaga, gusto kong ma-evaporate dun. Kasi lahat ng kasama sila, naka-casual lang. Kasi it was a cover for Eraser Heads. Hindi ko naman alam na cover ng Eraserhead. So, parang na-conscious pa ako. So, ikaw naka-cocktail? Yeah. Pero, syempre, Norman was like, holding my hand. Ako naman, sige, dead ma. And then, sige, shut ang social ng mga kasama niya. Paano na to? Oh. And then, ako, sige, shut. Konting drinks para mag-relax, relax. Kumalma. And then, after a while, biglang tumugtog yung Eraserheads. Mm. The first song na tinugtog nila was Magazine. Sinadya niya yun? No. Sinadya niya yun! Sumagot ka! Sinadya mo ba yun? Oh, I feel like sinadya niya yun. Nakita, I was like, kita, isa-isang magazine. Oh. No, una ayoko pang yumakap. Yumakap ako. Kasi nakakatak. Kasi natatak. It's like a movie. And then Eraserheads for me are like the Beatles of the Philippines. Like, sobrang galing nila, di ba? Growing up, I mean... Oh, 90s. Yes. So talaga kasi ko, oh my God. I wanna make things right. Ang galing, ang swabe, ang ganda nun. Ang swabe nun, pang pelikula yun. Nakita kita sa isang magazine. Yeah, payakap talaga ako bigla. Sabi ko parang, I wanna make things right. So, I told him I have to leave. Pagdating ng alas 12, umalis ako. Iba naman ang atake nito, as Cinderella naman to. Okay. Tumayag siya. Hindi, hinabol pa niya ako. Tapos sabi niya, usap muna. Cinderella talaga, hinabol ka. Usap muna tayo sa hallway, sa labas ng room niya. Kasi ang ingay na ng room niya eh. Nung nag-usap kami sa hallway, and then sabi niya, why are you leaving? Sabi ko, I have a work, I have a life. Pero deep inside, I wanted to stay. But I really wanted to make things right in my life. Parang if I want this guy, I wanna do it the right way. If he wants me, he will still look for me and make ways to find me. Aww. So, umalis ako. Buti na lang nakita niya yung paa ko. Yan yung sinasabi niya sa akin. In love daw siya lalo nung nakita niya yung paa ko. Cinderella ka talaga. Kasi tinanggal ko na yung
heels ako, nagsisi talaga ako. Talon-talon ako kasi eraser heads, di ba? Sugat-sugatan yung paa ko sa heels. So, nakita niya yung paa mo, oh, na-in love siya lalo. I know it's mababaw, but I find it so cute and funny. And so it's I the left. Small things. Yeah. It's the small things that matter. So I left. And then, yeah, hindi pa ako makatulog. Kasi? Siyempre, iniisip ko na, atay, tama ba itong ginagawa ko? Malis ako. Ang dami pa namang models doon nagpapakute sa kanya. Paano na ito? Like, ganun. I mean, he's like such a nice guy pa naman. Mm-hmm. E biglang tumawag ng bandang alas dos. Ay, nahanap ako. Mm-hmm. Siyempre, hindi ko muna sagutin. Hindi ko sinagot. Paswito muna. Tulog ako. Sige, okay, pasok sa banga. Tulog. Siyempre, lalo siyang na ano? Nawindang! Yeah, oh, hindi sinasagot ang tawag ko. And then the next day, binisita niya ako sa bahay ko. Ayan and then, na. Yeah. And then, ayan na, pinakilala na niya ako sa family niya, sa mga kids niya, sa mom niya. Ganun kabilis na kagad yun, pinakilala ganun na kabilis. Ka na. And then, he left for Europe. And then, sabi ko na, okay, alright, 1 week lang tayo nakakilala. Let's see kung anong mangyayari nito. Ay, Diyos ko, Day. Nagpadala ng letter sa email, ang English. Ang parang context na nakuha mo dun sa letter is, parang ang pinakamensahe niya is, yeah, na he loves me and he wants to pursue me. Yeah, parang ganun. So it happened for a month and then we met up in Paris and then lumipad na yung panty ko sa Eiffel Tower and then that's it. So that's the story. Wait, paano ka muna nakarating ng Paris? Ano yung nagtulak sa'yo na sige, pupunta akong Paris? At that time, parang it really felt good. Wala akong iniisip na something bad will happen to me and I felt like that this guy is nice and it's very masipag sending me letters, photos, with his friends, sila Jigger, kung saan sila doon. And, I mean, nakita ko yung honest niya and sincerity niya. And then, sabi ko, pero tinatakot ako ng mga friends, nanood ako ng maraming Taken na movie. Ano ba yan? Parang pamali naman yun. Kasi, syempre, first time ko mag-abroad eh. Natakot ako eh. Ako lang mag-isa pang aalis. So, anong feeling mo na nasa airplane ka? Papunta ka, you're about to meet this guy. Na he said he loves you. Well, kinakabahan ako kasi pagdating ko doon... Kasi first time mo itong ginawa sa buhay mo. Yeah, first time ko umalis mag-isa. First time kong pupunta sa ibang bansa to this guy. At 24, 25 years old, di ba? Yeah, oh my God, sana si Olivia hindi ganun. Napaisip ako bigla. Sinundan yung guy, okay. Pero yun naman kasi ang love story mo. Yeah, okay. And then... Parang it just felt so right and I felt so safe. And I met his family na eh. I met his kids. What was that like when you saw him in Paris? Wala na, in love na. In love na ako and hindi na ako nakauwi sa amin. So from then on, lagi na kayo magkasama? Lagi na kami magkasama and then, hindi na, tuloy-tuloy na talaga and my career really blossomed. Yeah. When I met Norman Knox. Kasi parang... My life totally changed. In what way? A lot. The way I think about things. The way I carry myself. Oh, nakahiya. Ngayon, nagiging emotional ka. Oo. Kasi? You know, I'm always emotional. Oh, emotional ka talaga. Oh. Emotional talaga ako. Yeah. Kasi he changed you, like, for the better. Yeah. Like, he revealed the true beauty in you. Yeah. And he totally knows me. He can... Like, why are you getting emotional when you talk about him? Because, you know, it's really unbelievable sometimes. Yung love story niyo? Yeah, I really get emotional about Norman. Kasi, I mean, I'm really lucky in all aspects. Like, naging maayos yung relationship ko with my mom. And I think I'm a better person because of him. I'm a better mom. And, you know... Yung mami mo, hindi siya gusto nung una, di ba? Eh, syempre, yung edad ni Norman, nagulat mami ko. Oh. Sabi niya, oh my God, beauty. Ano yan? Pag nagkasakit yan, ikaw ni Yaya? Gano'n siya. Like, ano, ikaw yung kirida? Ano ba? May asawa na yan? Ang dami niyang tanong, syempre, natakot siya nung una. My mom got nuts eh, kasi when I come back from Paris, hindi na ako umuwi sa amin. Sa bahay ko, sa Magginawa. Iniwan ko yung bahay na binigay niya sa akin. Sumama na ako kay Norman. Oh. And then, tumating... Sumugod siya sa inyo. Oo. Nagalit. Hindi, tulog-tulugan talaga ako. Ayoko magising. Kahit anong gising niya sa ni Norman sa akin, ayoko talaga magising. Hindi talaga ako gising. Pero girl, mami mo. Oo, nandun sa labas ng sala niya. Pinanaga!